Sa pakising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyon totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Nasa 3,000 pulis, sundalo, Coast Guard at BFP ang magbabantay sa CCP complex sa pagsisimula po yan ng filing ng Certificates of Candidacy ngayong pong araw. At live mula naman sa Pasay, may unang balita sa siya James Agustin. James, good morning. Connie, good morning. Mahigpit na seguridad yung ipapatupad dito sa CCP complex para nga sa COC filing. Nasa 3,000 pulis ang ipapakalat kabilang ng mga sundalo, Coast Guard at BFP. Kahapon nagsagawa ng simulation exercise kabilang sa pinaghahandaan ay ang posibleng magsagawa ng kilos protesta at magdagsa ng ilang taga-suporta ng mga aspirants. Dahil nasa alert level 4 ang NCR, bawal pa rin po ang kilos protesta. Tutulong din ang MMDA sa pagmamando sa daloy ng trapiko, magpapatupad ng one-way traffic scheme sa A. De La Rama mula V. Soto Street hanggang Buendia, sa Buendia mula A. De La Rama hanggang Halandoni Street, sa Halandoni Street mula Buendia hanggang V. Soto Street. Inaabisuhan ang mga motorista na humanap na muna ng alternatibong ruta. Tatagal hanggang October 8 ang ipapatupad ng ganitong traffic scheme. Paalala po, no fly at fishing zone na rin ang 1 kilometro paikot ng lugar simula ngayong araw hanggang sa pagtatapos ng COC filing sa October 8. Magpapatupad din ng gun ban sa mga sibilyan sa buong bansa. Samantala, Connie, sa unang abiso ng MMDA ay alas 5 ng umaga ipapatupad yung one-way traffic scheme. Pero sa mga oras na ito, ay hindi pa natin nakikita na pinapatupad yan. Nakipag-ugnayan tayo kay Emmanuel Miro, ang traffic operation officer ng MMDA. At ang sabi niya sa atin, alas 6 ng umaga yung deployment ng mga tauhan ng MMDA dito para maipatupad na yung one-way traffic scheme. Dito naman sa exact location ko na ito, dito sa V. Soto, corner A. De La Rama Street, ay may makikita na tayo mga pulis dito. Ito po yung ilang metro lamang yung layo mula doon sa venue ng COC filing. Kaya yung mga motorista na mapapadaan dito, asahan na rin nila yung paghigpit ng seguridad. Lalo na kapag nagsimula na yung COC filing mamayang alas 8 ng umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Salamat, James Agustin. Samantala, iuutos si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng ehekutibo na huwag nang dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senador Richard Gordo na magpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa Farmaly Pharmaceuticals till kingdom come na ikinagalit ng Pangulo. Narito ang aking unang balita. Basta lang akala mo... Ang banggaan ng Pangulo at Senado dahil sa nagaganap na investigasyon sa Farmaly Pharmaceuticals nagbabadyang humantong sa constitutional crisis. Hindi raw kasi nagustuhan ng Pangulong sinabi ito ni Gordon sa pagdinig na kanyang ipinakita sa unang bahagi ng Talk to the People kagabi. This is the 10th hearing practically, and we will go on to kingdom come until we go, because we are still practically in the beginning, and we're still on formally, and there's a lot more to be dug. I will issue a memorandum na lahat ng nasa executive department will no longer obey your summons. Kasi kingdom come ka. Mahirap dito mag... Until kingdom come, you are overstepping your jurisdiction on this. The exercise of the is... a grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction na. Sinobrahan mo eh. So pag sinobrahan mo, away na tayo. Na mag-order ka ng sergeant at arms mo, sino man kasama niya, isa lang man yan. So you will order the police
So I'm ordering the police not to obey you. You may resort to using the military. And sabihin ko sa military, stay out. My order is you stay put. Naon na rito, sinabi ng Pangulo na sasampahanan niya na reklamong malversation si Gordon sa korte dahil sa 140 million pesos sa pondong naisyuhan umano ng notice of disallowance ng COA. Habang patuloy ang pagdating ng supply ng bakuna, nagbabala ang Pangulo sa mga nais magpabakuna ng higit sa 2 beses o yung booster shot para makatiyak na ligtas sila sa COVID-19. Tama na yung 2 doses. Huwag ninyong surahan. Delikado. At alam mo, when you do that in multiple, hindi ka magsabi ng totoo, you deprive your countrymen the orders na hindi pa sa isang bakuna na maibigay doon sa kapwa mo tao. Ibinungkahi naman ng Pangulo sa IATF ang pagpapaigsi ng quarantine period sa mga nagbabalik bansang Pilipino. Depende kasi sa bansang pinanggalingan na abot pa rin ng hanggang 10 araw ang facility-based quarantine at susundan pa ng 4 araw na home-based quarantine batay sa kasalukuyang protocols ng IATF. Kung magpasok yan, it will manifest katawan mo within 7 days. Could be on the 2nd, 3rd, 4th, 5th. Ganun yan. Talagang lalabas yan. Beyond that, medyo wala na. Yan ang sabi nila. Nahawa ako sa kababayan natin, ang mga OFW. Pati yung utang natin, kasi yung mga hotel na ginagamit natin, maganda. Pinag-uusapan na po sa IATF, in fact po, pinapinalize lang po namin to. Magiging 5 to 7 days na lang po yung quarantine period sa mga vaccinated po. Sinisika pa po namin kunin ang panig ni Senador Gordon kaugnay ng pahayag ng Pangulo na hindi na niya padadaluhin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mananatili pa rin sa Alert Level 4 ang Metro Manila pero dinagdagan ang indoor capacity ng ilang establishmento para sa mga fully vaccinated. Pinagbigyan na rin ang pagbabalik operasyon ng mga gym. Darito ang unang balita. Nananatiling mababa ang reproduction number o bilis ng hawahan ng COVID-19 sa Metro Manila. Nasa 0.87 na lang ito base sa datos ng Okta Research Group. Sa pagbaba ng reproduction number nitong mga nakaraang araw, may mga nagsusulong na ibaba na sa Alert Level 3 ang NCR sa ilalim ng pilot implementation ng Alert Level System. Hirap na rin daw ang ilang negosyo gaya ng mga restaurant. Most likely mga 70% to 80% lugi namin. Yeah. Wala talaga kaming kinikita. Yung memi-ari nito, since ayaw niya isara, so talagang malaki na po inaabono nitong memi-ari dito. Pero kagabi, inanunsyo ng Interagency Task Force Against COVID-19 na extended ang Alert Level 4 sa Metro Manila hanggang October 15. Halos pareho pa rin ang guidelines, pero madaragdagan pa ng 10% ang kapasidad para sa dine-in at in-person religious services. Gayon din ang personal care services gaya ng beauty salon, barbershop at spa. Papayagan na rin mag-operate ulit ang mga gym at fitness studio sa kapasidad na 20%. Dapat ay naka-face mask lagi ang mga kliyente at empleyado ng gym. Bawal ang group activities. Mga fully vaccinated lang ang papayagan sa mga gym at fitness studio. Madaragdagan pa ng 10% ang kapasidad ng mga establishmento naman na mayroong safety seal certification. Yung mga sumusunod sa public health protocol, bigyan natin ng 10 percentage point more. Samantala, iiral naman ang community quarantine sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Ngayon pong buwan ng Oktubre, nasa 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa PAGASA. Ayon pa sa ahensya, mas mataas ang chance ang mag-landfall ang mga bagyo ngayong Oktubre. Sa ganitong panahon, karaniwan daw tumatama ang bagyo sa Luzon o sa Eastern Visayas pero posible rin namang lumihis. Sa ngayon, wala pang bagyo sa loob ng PAR. Patuloy na nakakaapekto ang trough o extension ng Typhoon Mindule sa eastern section ng Northern Luzon. Localized thunderstorm naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa ngayong pong araw. Pero sa weekend, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa Philippine Sea sa silangan ng Mindanao base sa wind map ng Metro Weather.
Lalapit po ito sa Mindanao at Visayas at magdadala ng mga pag-ulan doon. Dismayado ang mga consumer sa dagdag pasakit na naman na dala ng big time price hike sa LPG at auto LPG. Sa kanilang ang kanilang sentimiento sa unang balita ni Corinne Katibaya. Kabubukas lang ng indoor dining sa kainan ni Maki matapos ang ilang linggong lockdown. Paunti-unti na raw silang nakakabangon kahit papano. Nung wala pong dining, napakahirap po. Puro take-out lang po ang inaano namin. Ang ginawa po namin mag-asawa po, nagbibigay na lang po kami ng cellphone number sa mga customer para pagka umorder po o kaya tumawag, ready na po. Niluluto muna namin tapos nagre-reply kami para sabihin na luto na. Pick up na lang po sila. Pero panibagong pasanin ang kanilang haharapin ngayong buwan. May big time LPG price hike kasi simula ngayong araw. 4 pesos ang idadagdag sa kada kilo ng kanilang LPG o katumbas ng 44 pesos na dagdag sa regular na tangke. Sa October 8, madaragdagan pa ang presyo ng LPG ng mahigit 3 pesos kada kilo. Dahil dito, papalo na sa lagpas 1,000 pesos ang regular na tangke ng LPG. Bukod dyan, may taas presyo rin ng mahigit 2 pesos kada litro sa auto LPG. Madaragdagan pa ito ng 1 peso and 90 centavos kada litro sa susunod na Biyernes. Malaking sakripisyo raw ang gagawin ni Namaki sa kanilang tapsilogan. Napakahirap po. Talagang makakapekto sa amin, kaya lang po, sasakripisyo na lang po namin ng pagtaas ng LPG po eh. Kasi bukod sa ganyan na yung presyo, tapos magtataas pa po kami ng presyo, kawawa naman po yung mga customer po namin. Totodo kayod naman si Jonalyn na nagtatrabaho sa isang karinderya. Once na nagtaas yung presyo ng LPG, yung mga paninda po namin, tataas din po. Siyempre yung mga customer magre-reklamo kung mababawasan yung kita. Ang pagtaas ng presyo sa LPG ngayong buwan ay dahil nagmahal din ang international contract price nito. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipinas. Patay isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin sa Caloocan City. Ayon sa opisyal ng barangay, nasa loob ng kanyang tindahan ang biktima si Aaron Alabado na mangyari ang krimen kagabi. Agad din tumakas ang salarin sakay po ng motorsiklo. Inimbisigan pa kung ano ang motibo sa krimen. Opisyal nang inendorso ng grupong isang bayan si Vice President Lenny Robredo bilang pambato sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. May napipisil na rin daw silang kandidato sa pagkabise pero ikukonsulta muna raw nila ito kay Robredo. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Matapos daw konsultahin ang kanilang mga chapter at coalition partners, inanunsyo ng grupong isang bayan na napili nilang suportahan ang pagtakbong pangulo ni Vice President Lenny Robredo sa 2022. Ang isang bayan ay koalisyon ng iba't ibang grupong nagdanais makapagpresenta sa mga botante ng kandidatong pantapat sa manok ng administrasyon. We therefore ask VP Lenny to accept our endorsement to lead the Filipino people in these difficult times in our history. And we ask the Filipino people to join Isang Bayan in supporting VP Lenny as the next president who will lead us in healing our nation. Naiparating na raw ng Isang Bayan kay Robredo ang kanilang desisyon, pero hindi pa inihahayag ni Robredo kung tatakbo siya o hindi. Sa isang statement, nagpasalamat si Robredo sa nominasyon ng Isang Bayan. Malaking karangalan daw ito para sa kanya. Sabi niya, ang desisyon sa pagtakbo hindi raw pwedeng nakabase sa ambisyon o sa pag-udyok ng iba. Dapat daw galing sa loob at kasama ang konsiderasyon at malalim na pagsusuri sa sitwasyon. Mulat daw siya sa tungkulin niya. Pinag-iisipan daw niya ito at pinagdarasal. Sabi pa ng Isang Bayan, sa huli, sina Robredo at Manila Mayor Isko Moreno ang kanilang pinagpilian. Pero higit na marami raw ang pumili kay Robredo. Reaksyon naman dito ni Moreno, "We wish the Isang Bayan candidate good luck." Naglabas din ng litrato ang kanyang opisina na nagpapakita na pinipirmahan ng alkalde ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayon pa sa Isang Bayan, si dating Senador Antonio Trillanes IV ang nanguna sa kanilang pinagpipili ang VP candidate. Pero kakausapin muna daw nila si Robredo tungkol sa pagpuno ng slot ng Vice Presidential at Senatorial candidate.
Sabi naman ni Trillanes, sa endorsement ng isang bayan, sana ay mahikayat si Robredo na magdesisyon na tumakbong pangulo. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Umabot na sa 11.64 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Agosto. Ayon sa Bureau of the Treasury, mas mataas siya ng 32.05 billion pesos kumpara sa utang noong Hulyo. 29.4% ng utang external debt o utang galing sa labas ng Pilipinas. Katumbas siya ng 3.42 trillion pesos. Ang domestic debt naman umabot sa 8.22 trillion pesos. Direklamo ng mga residente ng bahay ng Makato ang itinambak na hospital waste sa Aklan Sports Complex. Ilan sa mga basura na ito ay mga PPE. Pinaimbisigan na ng ilang opisyal ng barangay ang reklamo. Ayon naman kay Makato Councilor Nelly De La Sena, sa pagpupulong kasama ang barangay, humingi na raw ng paumanhin ng LGU dahil sa nangyari. Aminado raw silang pinayagan nilang doon itambak muna sa complex ang mga hospital waste nang hindi nakipag-ugnayan sa barangay. Nangako raw ang LGU na aalisin na ang mga basura bago mag-October 15. Mas mataas na kapasidad na ng mga fully vaccinated ang pinapayagang makapasok sa Quiapo Church. At live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam, good morning. Kani, good morning. First Friday sa Quiapo at marami ang nagsipunta sa simbahan. Dahil extended ang alert level 4 dito sa NCR. Pwede pumunta ng personal pero limitado ang kapasidad. Alas 4 na umaga ang unang misa sa Quiapo Church. Sa ilalim ng extended na alert level 4, 20% na ang pinapayagan sa loob ng simbahan. Tanging mga fully vaccinated lang ang pinapayagan makapasok sa loob ng simbahan. Kung first dose pa lang, maaaring makalapit sa simbahan pero sa Plaza Miranda lang pwedeng mamalagi. Dito may social distancing pa rin na ipinapatupad. Pero kung hindi pa nakakapagpabakuna, hindi papahintulutang makapasok. Titingnan ng mga Hijos del Nazarenos ang vaccination card ng mga nais magsimba dito pa lang sa Carriedo Street. Dito nakapila ang mga nais makadalo sa susunod na misa. Yung mga dito lang po, first vaccine lang. Then pag sa loob na po, fully vaccine na po ang pwedeng pumasok. Nasa unahan ng pila si Roger Puyo at matagal niyang inabangan na muli makapagsimba para magpasalamat sa mga biyaya at humingi ng gabay sa kabila ng pandemya. Maligaya ako at nakarating ulit ako sa Nazareno. Masaya. Itong pandemya natin, sana matapos na ang hirap. Ang hirap ng tao dahil walang mahanap buhay, maraming naghihirap at marami rin may sakit. Connie, ito nakikita ninyo ngayon yung live na situation dito sa may bungad ng Carriedo. Ito yung access point sa mga nais magsimba dito sa Quiapo Church. Habang hindi pa tapos yung ongoing na misa, ito nakaabang na yung next batch at masinsin din yung crowd control. Ika nga, merong isang ihos na may megaphone. Ito, makikita ninyo na meron siyang mga bilin dito sa ating mga nais magsimba na yun nga, kailangan ipakita yung vaccination card and of course, hindi pa rin nawawala yung mga health protocols na pagsuot ng face mask at the very least. No? At face shield na rin dahil may mga areas din talaga na crowded din, no? Kahit pa paano. Kahit may distancing, marami na rin talaga yung tao sa simbahan. Of course, meron ding option ng streaming sa Facebook ng Quiapo Church sa mga nais magstay at home. Ito ang latest dito sa Quiapo, Bam Alegre, Buong Puso para sa Pilipino. Sa mga namimiss na ang face-to-face classes, may paandar ang isang pamilya sa General Santos City. Ang bahagi kasi ng kanilang residential compound doon, ginawang classroom. Yan ang class home ng pamilya Alferez. Bitbit ang kanilang mga bag at naka-school uniform pa. Puwapasok sa class home ang mga estudyante para sabay-sabay sumagot ng modules. Ang mga estudyanteng yan, magkakamag-anak po at nakatira sa naturang compound. Tumutulong din sa kanilang pag-aaral ang mga nakatatandang kamag-anak. May mga nakasabit pang reading material sa classroom at syempre, hindi mawawala ang recess. Kwento ng magulang na si Joy Alferez, napag-usapan nila magkapatid na itayo ang class home para magtulungan sa pag-aaral ng kanika nilang mga anak. Bisan daw kasi hindi nila natututukan dahil sa kanilang trabaho. Enjoy naman dito ang mga estudyante. Eto na guys, kinoronahang Miss Universe Philippines 2021 si Beatrice Gomez ng Cebu City.
Si Beatrice ang First Miss Universe Philippines title holder na openly out na member ng LGBT plus community. Sa Q&A portion, tinanong siya kung handa na ba ang Pilipinas na magpadala ng LGBT plus community member bilang kinatawan sa international pageant. Sagot ni Beatrice dyan, tsak na handa na. Naniniwala siyang supportive at malayo na ang narating ng bansa sa paikipaglaban para sa karapatan ng LGBT plus community. Si Beatrice din ang nanalong best in swimsuit at best in evening gown. Look at that. Beautiful. Tinanghal namang Miss Universe Philippines Tourism ang pambato ng tagig na si Katrina Dumaranan. Si Miss Cavite Victoria Vincent naman ang Miss Universe Philippines Charity. First runner-up si Maureen Robovitz at second runner-up si Steffi Aberasturi ng Cebu Province. Bago tuloy ang ipasa ang corona, umariba for the last time on stage si Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Si Beatrice ang kakatawan sa Pilipinas sa 2021 Miss Universe na gaganapin sa Israel sa Disyembre. Mapapanood ang first national broadcast ng coronation at exclusive interview sa judges at new queens sa October 3, 9 a.m. dito sa GMA Network. Congrats! Nianda na rin ng ilang LGU sa Metro Manila ang lista ng mga edad 12 hanggang 17 taong gulang na babakunahan sa kani-kanilang lugar. Sapat na supply na lang daw ng Pfizer at Moderna ang kailangan. Pero ang ilang magulang may agam-agam pa rin sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak. May unang balita si Salima Refran. Kahit 12 anyos pa lang, naisa ng 7th grader na si Chase Covarrubias na mabakunahan kontra COVID-19. I'm confident naman that the vaccine is safe for kids and people my age, so that our age group can finally start school and it would be safer for us to do face-to-face. Pero maghihintay raw muna ang kanyang ama. As a parent, pabor na pabor kasi para, alam mo yun, ma-feel mo na safe talaga sila once na bumalik na sa school. Pero syempre, sa ngayon, medyo ayoko na mauna siya unless ni ko pa nakikita talaga total efficacy niya. Iginakasa na kasi ang bakunahan para sa mga edad 12 hanggang 17 sa kalagitnaan ng Oktubre sa mga piling rehiyon tulad ng NCR. Uunahin daw ang mga batang may comorbidities o may karamdaman. Pfizer at Moderna ang gagamiting bakuna dahil ito pa lang ang may emergency use authorization para ibakuna sa edad 12 hanggang 17. Pero may ilang magulang na may alinlangan. Saka natatakot pa rin po ako sa mangyayari dahil nga din po yung nagkaroon din po ng issue dati sa Dengvax siya, dun po sa vaccine na po yun. Batid ng pamahalaan ang agam-agam na ito kasunod ng naging issue noon sa Dengvax siya, kaya Libang Hospital rin ang kasama sa pilot rollout. Gusto namin hospital-based para sigurado tayo. Ang patero sa lagpas 100% na sa target na 80% para sa herd immunity, ilang linggo nang nagre-rehistro ng mga babakunahang mga menor de edad. Nasa 11,000 raw ang mga batang dapat mabakunahan. Kung bibigay nila yung guidelines sa amin ngayon, and then i-deliver nila yung Pfizer and Moderna sa amin ngayon, we can start tomorrow. Handa na rin ang Valenzuela na nakipag-ugnayan na sa DepEd at private schools para mabuo ang listahan ng babakunahan na aabot sa 60 to 70,000. Ang tanong na lang daw, nasaan na ang supply ng bakuna? Hindi na siya kasing flexible katulad noon na pag walang Pfizer, nasasalo ng Sinovac, nasasalo ng Astra. So ito talaga, they will need to produce so much Pfizer and Moderna. Sa Quezon City, nasa 300,000 ang mga batang babakunahan. May master list na raw mula sa mga eskwelahan habang magkakaroon ng online registration para sa mga out-of-school youth at yung mga nag-aaral sa ibang lungsod. Yan ang unang balita. Salima Refran, Buong Puso, para sa Pilipino. At silipin natin muli ang paghahanda para sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa Eleksyon 2022. Balikan po natin sa Pasay si Jonathan Anday. Jonathan! Good morning. Andito tayo ngayon sa loob ng Sofitel Harbor Garden 10 sa Pasay. At itong nakikita nyo sa likod ko, yan na po yung filing area. Ngayon ang unang araw ng filing of Certificate of Candidacy. At para bigyan tayo ng detalye kung ano ang mangyayari ngayong araw na ito, makakausap po natin si Director James Jimenez ng COMELEC. Good morning, Director James. Good morning, good morning. Live po tayo ngayon sa unang balita. Sir, anong oras magsisimula at matatapos itong filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw? Ang official na oras ng filing of Certificate of Candidacy ay 8
in the morning hanggang 5 in the afternoon. At 5 in the afternoon, mag-winding up tayo at isasara natin hanggang sa kinabukasan. Paano pag may mga dumating a little beyond 5 p.m.? Tatanggapin niyo pa? Tatanggapin natin yan, ano? Pero hindi na tayo lalampas ng masyadong matagal doon. May limit ba, sir, kung ilan yung tatanggapin yung... In a day? Oo, in a day. Wala naman. Mapaproseso lahat ng nandito. Yung mga kumpanya ng aspirants, hanggang saan lang sila pwede? Anong mga bawal sa kanila? May mga waiting area tayo dito na pwede nilang upuan, no? Pero hanggang dyan lang sila. Ang ilang companion, sir, ang pwedeng pag, isama? Pangulo ang tumatakbo, pwede siya magsama ng tatlong companions. Pag senador, dalawa. Pag party list, isa. Napansin natin, sir, meron tayong on-site antigen testing dito, yes, no? Yes, meron tayong on-site antigen testing. Libre, sir. Yan para sa mga kandidato. Pero doon sa kasama nila, hindi. Anong mangyayari kapag may nag-positive doon sa on-site antigen testing? Pag nag-positive sila, they will not be allowed inside. And they will be taken to the isolation area. Dyan, may isolation area tayo dyan. And magkakaroon tayo ng protocols para ma-inform yung appropriate health authorities ng kanilang positive test. Okay. Kailan ba, sir, i-release yung official list ng mga kandidato sa election 2022? Siguro mga December na yan. Mga December na. Okay, sir. Yung sa, hanggang kailan, sir? You're talking about the official list of candidates, of candidates, right? Sir. Yeah, okay. Mga December na po yun. Mga December na yan. Yung deadline ng substitution, hanggang kailan, sir? Pwede ang deadline ng substitution is until November 15. Hanggang November 15. Pwede mag-substitute. Yeah. Alright, sir. Any message nyo na lang sa mga pupunta rito para mag-file ng kanilang candidacy? Well, para sa mga mag-file ng kandidaturo nyo, please make sure na yung inyong COC ay properly filled up. Kung hindi yan properly filled up, you will be turned away. Alright. Sorry. On that note, maraming salamat po, Director James Jimenez. Salamat. Ng COMELEC. Kanina, Igan, may nakita na tayo ditong mga nagpunta na tatakbo daw na sa party list at pagka-senador. Pero hindi pa sila pinapapasok dito dahil alas 8 pa nga magsisimula yung filing ng COC. So nasa waiting area sila doon sa labas. So ito po nakikita ninyo, itong filing area, kung mapapansin nyo, nahahati po yan sa tatlo. Yung nasa kaliwa ng inyong screen, yung po yung para sa mga aspirants sa pagka-party list. Yung nasa gitna naman, yun ang para sa mga tatakbong senador, at yung nasa kanan, yung tatakbong pangulo at ikalawang pangulo. Pagkatapos nilang mag-file ng kanilang COC, pwede silang mag-exit dito sa may bandang kanan, may exit dito. Hiwalay kasi yung entrance at yung exit dito sa may tent. Pwede namang pagkatapos silang mag-file, hindi sila mag-exit, pwede silang pumunta rito sa harap ng camera natin at mag-pose sila para sa picture. At for interview naman, meron ditong hiwalay na media area sa likod ng ating camera. Pwede silang pumunta dyan para magpa-interview. So, stricto yung pinapatupad dito na COVID-19 protocol. Kailangan naka-face mask, naka-face shield. At isa rin sa pinagbabawal dito ay yung pagsiselfie dito sa loob ng tent. So, yun muna ang unang balita mula rito sa Pasay City. Ako po si Jonathan Andala, buong puso para sa Pilipino. Hindi na pinapayagang makadaan sa bahagi ng CCP complex sa mga motorista kung wala naman silang takay roon na may kinalaman sa COC filing ngayong araw. Live mula sa Pasay, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Mahigpit na yung seguridad na pinapatupad dito sa paligid ng CCP complex para nga sa COC filing. Sa V. Soto Street, corner A. Dalarama Street, na ilang metro lang ang layo sa venue ng COC filing, iniisa-isa ang mga sasakyan. Tinatanong kung saan sila pupunta. Kapag wala namang kinalaman sa COC filing, ay hindi sila pinapayagan na makadiretso. Naka-standby na rin dito mga pulis ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. May daladala silang mga shield, baton, body armor at helmet. Dito raw kasi sila nakatalaga kung sakaling may mga susubok na magkilos protesta. Ipinapatupad na rin ng MMDA ang one-way traffic scheme sa ilang kalsada pasado alas 6 ng umaga. Kabilang dyan ang A. Dalarama mula V. Soto Street hanggang Buendia. Sa Buendia mula A. Dalarama hanggang Halandoni Street. Sa Halandoni Street naman mula Buendia hanggang V. Soto Street. Samantala, Susan, yung nakikita nyo itong sitwasyon dito sa CCP complex, sa harapan lamang po ito ng PICC. Yan po ay ilang taga-support at ng isang kandidato na dumating dito ngayong umaga, siguro mga nasa 20 sila, nasusunod naman yung physical distancing. Meron silang dala na maliliit na watawat ng Pilipinas. Ilang metro lamang yung layo mula dyan
ay nandito naman yung hanay ng pulis. Ito yung binabanggit natin mula sa Regional Mobile Force Battalion. At hindi na sila papayagan ano, na makalusot mula dito sa bahagi nito ng CCP complex dahil ilang metro na lang talaga yung layo nito doon sa venue ng COC filing. Para doon sa mga kapuso nating motorista na daraan po dito sa CCP complex ay humanap na muna po kayo ng alternatibong ruta dahil hindi talaga papayagan basta-basta na makalusot doon sa ilang kalsada dito na ginawa ngang one-way yung traffic scheme. Yan muna yung latest mula rito sa Pasay City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. At kaya rito sa Metro Manila, pinaghahandaan na rin ang pagsimula ng filing of Certificate of Candidacy sa mga probinsya. Ang kabuang detalye mula sa host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, kamusta? Igan, maliban sa pagsisiguro na magiging maayos ang filing of Certificate of Candidacy o COC ngayong araw, nakaantabay din ang COMELEC at ang mga otoridad sa mga lalabag sa health and safety protocols. Nakahanda na ang mga kawani ng COMELEC Iloilo City pati na ang PNP sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Kahapon nagsagawa ng simulation exercise ang mga otoridad para sa pagresponde sa oras ng emergency. Sa assessment ng Regional Operations Division Red Team ng PRO 6, inirekomenda nila na mas palawakin pa ang radio communication system para mas mapabilis ang pagresponde. Samantala, pinaalalahanan naman ng pulisya ang mga kandidato na magpa-file ng kanilang COC na hanggang sa 2 lang ang pwede nilang isama para maiwasan ang siksikan sa tanggapan ng COMELEC. Man, ticket gid kita. Worst to worst, mga resto kita. Kung may mga disregard gid sa instruction naton. But rest assured nga we will impose maximum tolerance gid. Mas mahigpit na protocols din ang ipinapatupad ngayon ng COMELEC Camarines Sur kasabay ng unang araw ng filing of COC para sa 2022 elections. Ayon kay Attorney Noriel Badiola, election officer ng COMELEC Camarines Sur, tiniyak nila na maayos ang estado ng physical setup ng buong tanggapan bilang bahagi ng health and safety protocols. Actually, ang pinaka-importante lang naman natin sa pag-file na ngayon ng ating COC ng mga candidates would be yung health measures na ipapatupad namin. Ano? Kasi ordinarily lang naman, dati naman nagpa-file na. Inambush naman ang sasakyan ni Sam Zaylon Ismael at kanyang escort sa barangay Elian, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Patay ang bodyguard ni Ismael. Si Ismael ay nagdeklarang tatakbo sa pagka-vice mayor sa bayan ng Dato sa Libo, Maguindanao. Posibleng politika ang motibo ng pang-aambush ayon sa Provincial Police Director ng Maguindanao. Habang sa Bacolod City naman, Iga, naging maikli na kahapon ang dating mahabang pila ng mga magpaparehistro sa COMELEC para sa voters registration. Kasunod ng extended voter registration hanggang sa katapusan ng Oktubre. Kaya nababahala ang COMELEC na baka magkaroon na naman ng manyana habit ang mga magpaparehistro at hahabol sa mga huling araw ng registration. Yan ang latest mula sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Ngayong araw nga, simula ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo sa Election 2022. At kabilang na dyan ang dalawang pinakamataas sa posisyon, ang Presidente at Vice Presidente. At isang umaalala mo, nung nakara election coverage ng GMA, meron tayong pusuan ng totoo. Kabilang na dyan ang pusuan ng totoong may planong ikabubuti naman ng bayan. At pusuan ang totoong may kakayahang gampanan ang tungkuling tinatakbuhan. Kaya naman ang tanong natin sa ating masa, ano ba ang hinahanap niyong katangian sa susunod na mamumuno ng bansa? Ikaw, Igan. Ano naman kaya masasabi ng ating netizens? Ikaw, Luay, nasa tingin mo? Nahanap ko pa. Oh, nahanap mo ba? Ayaw magpakita, Maris. Maris. Oo, Igan. Ate Sue, tila nagkakaisa nga ang ating masa sa mga gusto nila. Gaya ni Nacelerina Arias at Fina Magaspar, gusto raw nila yung susunod na mamumuno ay may tunay na pagmamahal sa bayan, may takot sa Diyos at may malinis na background. Sinegundahan yan ni JL Mendoza. Dagdag pa niya, importante ang may malasakit sa bayan at kapwa Pilipino. Sabi naman ni Liza Baoba,
Bukod sa takot sa Diyos, ang susunod daw sanang mamumuno ay marunong makinig sa hinagpis ng mamamayan. Bagay na sinang-ayuna naman ni Julie Escalora. Dagdag pa niya, sana raw yung susunod na mga mamumuno ay hindi mangungurakot. Mas dumami pa ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Umabot po yan sa 3.88 million o katumbas ng 8.1% unemployment rate. Mas mataas kaysa sa naitala noong Hulyo. Ikatlo naman sa pinakamababa ngayong taon ang 14.7% na August underemployment rate. Ayon sa economic managers ng gobyerno, inaasahan na nila ang ganitong datos dahil sa ipinatupad na mas mahigpit na quarantine protocols sa nasabing buwan dulot ng banta ng Delta variant. Pero maasa raw silang makakabangon ng bansa sa negatibong epekto ng pandemya sa pagtatapos ng 2022 o sa unang bahagi ng 2023. Sa pamamagitan daw yan, nanligtas na muling pagbubukas na ekonomiya, pagluluwag na restrictions at pagpapabilis ng bakunahan. Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 5.24 trillion pesos na proposed national budget para sa 2022. 238 ang bumoto ng yes at 6 na no matapos ang halos dalawang linggong debate sa plenaryo. Ayon kay Speaker Lord Alan Velasco, makatutulong daw ito para makarecover ang bansa. Ang education sector ang pinaglaanan ng pinakamalaking pondo na aabot sa 773.6 billion pesos. Sunod ang Department of Public Works and Highways na may 686.1 billion pesos na pondo. Ikatlo ang Department of Interior and Local Government na may 250.4 billion pesos. Sama ikaapat ang Department of Health at PhilHealth na may pondong 242 billion pesos. Sa Senado, tinatalakay pa ang proposed budget sa komite. Muli naghain ang diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China, kaugnay ng mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Luxin na kabilang sa ipinoprotesta nila ay ang mga radio challenge ng mga Chinese vessels sa ating mga maritime patrol. Ipinoprotesta rin ng DFA ang pagbabawal ng China sa mga Pilipino na mangisda sa Bajo de Masinloc. Gayun din ang pananatili ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag ang China, kaugnay ng mga panibagong diplomatic protest. Magandang umaga. Update po tayo sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo para sa eleksyon 2022. At nasa Hotel Sofitel pa rin po ang ating kasamang si Jonathan Andal. Nasa CCP Complex naman si James Agustin. Unahin po natin para sa update si Jonathan Andal. At kakamustahin po natin mula dyan sa Hotel Sofitel. Jonathan, kamusta na? Good morning. 10 minuto na lamang magsisimula na yung filing of Certificate of Candidacy para sa election 2022 dito sa Sofitel Harbor Garden 10 sa Pasay City. Katatapos lamang ng ginawang kick-off ceremony ng COMELEC kung saan formal nilang binuksan yung filing ng COC para sa election 2022. Nagsalita po si Director James Jimenez ng COMELEC. Mapapanood yung live stream o naka-live stream itong COC filing sa Facebook page ng COMELEC. Sa mga oras na ito, Honey, wala pa tayong nakikitang kandidato dito sa may filing area. Stricto yung COVID-19 protocol na pinapatupad dito. Lahat ng papasok sa tent na ito, mapakandidato, companion media at iba pa, kailangan magpresenta ng negative COVID test result, pwedeng RT-PCR o antigen test. Yan muna ang unang balita mula rito sa Pasay City. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Samantala, kamustahin naman po natin ang seguridad na ipinapatutupad dyan naman sa may CCP complex mula kay James Agustin. James? Tony, good morning. Mas dumami pa yung mga supporters ng isang kandidato dito sa bahagi ito ng CCP complex. Actually, dalawang grupo sila, isa dito sa aking likuran, habang yung iba naman ay nandoon sa Vicente Soto Street. Ngayon, kaya ang mga taga-regional mobile force battalion ng NCRPO lumipat na rin ng pwesto dito dahil sinusubukan nila na makalapit dito sa papasok, dito sa may venue mismo na kung saan ipinafile yung COC. Pero marami kasing pulis na nakatalaga dito at mahigpit talaga yung seguridad. Kaya yung isang grupo ng mga supporters ay nandito lamang. Nandito ilang metro yung hanay mula dito sa pwesto ng mga pulis. Yung mga pumapasok dito sa A. De La Rama, ilang metro yung layo doon mismo sa hotel kung saan mag-file ang COC, ay iniisa-isa yung mga sasakyan na hindi pinapayagan at maraming pinababalik.
Yan muna yung update mula rito sa Pasay City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Maraming salamat, James Agustin. At antabayanan pa rin po ang mga karagdagang detalye ukol pa rin sa filing ng ating mga naisa kakandidato para sa eleksyon 2022. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.